It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo ka, Ma'am. Hello po. It's another wonderful Friday morning dito po sa Magandang Umaga, Mommy. And of course, we are always thankful sa bawat araw ng buhay natin. And most importantly, ngayong araw na to, matututo ulit tayo ng panibagong produkto na pwede nating pagkakitaan. Excited ako ka, Ma'am, kasi kung mahilig ka doon sa mga pineapple, peach mango pie, yan, apple pie. Alam mo ba na meron ding at pwedeng-pwede nating pagkakitaan yung madami ngayon eh. Oo, yan po ay ang pinya. So magluluto tayo ng tinatawag natin na pineapple tomato pie. Pwede ba yun? Pwedeng-pwede. Kaya naman po, muli, ako si Mami Rachel De La Rosa. Welcome sa ating program. Magandang umaga, Mami. Antabayanan po ang ating pong kwentuhan, ang ating pong video, ang ating pong interview sa ating pong video producer sa araw na to, galing po sa Carina State University para po sa ating pineapple tomato pie. Tila pahingan ng pahingan, tila pahinan ng pahina. Oh, mayroon bang pahinga? Oh, naway makabawi yung mahirap sana dumali, yung mabagal sana dumagli. Oh, ginhaw ay dumating. Oh, sa mga pasaning dala, sabi mo ikaw nang bahala. Alay na kalimutan sa yakap mo sa sampa. Pasan, sa bisig mo at tapat na kapantay, tila ba awi? Pasan, sa piling mo at tapat na katantay, di mangangawi. Sa mga pasaning dala,
ating magandang umaga, Mommy. And sabi nga natin kanina, ano, ay nakakatuwa. It's another wonderful day. Opo, it's another wonderful. Oo. Kasi syempre, bawat araw po, bawat umaga, ay sabi nga natin yan po ay blessing. So, nakakatuwa po na sa umagang ito, yehey, balik na po ang ating magandang umaga, Mami, usapang pangkabuhayan. Yan, we are always thankful. Lagi ko itong sinasabi, no, sa ating po mga kapartner sa Quirino State University, sa tatlong campuses, Difun, Cabarugis, at sa Madela. Yan, opo. Kasi, alam mo, lagi tayong mayroong bagong idea na pwedeng lutuin, pwedeng gawin. Kaya naman po ka, ma'am, welcome po ulit dito po sa ating pong program. At kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, opening natin, kung mahilig ka, kagaya ko. Sasabihin ko na naman sana, favorite ko na naman tong ating pong iluluto ngayon. Oo. Pero totoo yan ka, ma'am, kasi ako, mahilig ako sa ano eh, mahilig ako sa mga pie. So, eto, sabi ko, bakit kaya ito pie? Ah, yun pala yun. Oh. So, mahilig din ako sa pie, na pabilog na pie. Mahilig din ako dun sa mga pie na kagaya ng, alam mo, yung sikat na mga food chain ngayon. Apple pie, peach mango pie. Pero wait lang. Kung walang malapit dun sa inyo na bilihan ng mga apple at mango pie na yan, at mahal pa ang ingredients, eto ka, ma'am. Ang dami-dami ngayong pinya, di ba? Ang daming pinya. Medyo mahal lang kamatis, pero pwede nating i-save. Oo, di ba? Itong recipe na ito para pagka nagmura yung kamatis, or ano bang pwede natin gawin? Titingnan natin, no? Obserbahan natin. Panahon. O, may ganun talaga, no? Oo. Kung bago nagmahal ang kamatis, marami ka ng kamatis dyan ka, ma'am, sa inyong bahay. Tapos sakto, ang daming pinya ngayon. Nako, perfect. Huwag ka nang mag-antay ng next week at bukas. Huwag mo na ipagpabukas. Ngayon na, kuha ka na po ng iyong sulatan, ng bolte, ng lapis, ng papel, ma'am, notebook mo, para maisulat yung step-by-step procedure at ingredients sa paggawa ng pineapple tomato pie. Napakadali lang ka, ma'am. At sa part 2 ng ating pong program, meron din tayong interview kay Ma'am Karina. So, eto na. Hindi ko na patatagalin ka, ma'am. Oo. Kung ready ka na, panoorin po natin ang video sa paggawa ng pineapple tomato pie. Kasama po ang skills trainer ng Quirino State University, Cabarugis Campus. Walang iba kundi si Ma'am Karina Rustia. Magandang araw mga kamam, isa na naman pong kwentong pagkabuhayan at pagpamilya ang ating ibabahagi ngayong araw na to. Ako po si Karina Dasalia Rustia from Quirino State University, Cabarugis Campus. Ito ang mga sangkap na gagamitin sa ating pagluluto ng tomato pineapple pie. 1 cup tomato dice, 1 cup pineapple thin slices, 1 cup brown sugar, 1 1/2 cup water, 1 cup oil, and of course, ang ating wrapper. Handa na ba kayo, mga mami? Ito na ang paraan ng pagluluto ng tomato pineapple pie. Una sa lahat, maghugas muna tayo ng ating mga kamay bago magsimula. Hugasan at tanggalin ang mga puto, ang kamatis at iwain nito sa tinatawag nating dice. Hiwain din ang pinya sa maliliit na parte at isunod na pag-iwahiwalayin ang mga wrapper at ilagay muna sa plato at isang tabi. Ipainit ang kawali at isunod ang tubig na sukat na may sukat na 1 1/2 cup. Isunod ang kamatis. Lutuin ito hanggang 5 to 10 minutes. Isunod ang pinya, lutuin hanggang umabot siya ng 10-15 minutes. At isunod ang 1 cup brown sugar. Lutuin ito hanggang maging translucent ang itsura at hanggang ito ay lumapot.
Yan, handa na. Maaari natin hanguin at palamigin ng 3 to 5 minutes para ready na siyang balutin ng ating wrapper. Pwede po tayong gumamit ng loaf bread para sa ating wrapper, gaya po ng ginagamit din ng iba. Pero sa akin po, ang ginamit ko ay wrapper para mas crunchy ang dating. Ayan, ready na tayong mag-fry. Initin muna natin ang kawali. Tapos, ilagay ang mantika. Kapag mainit na ito, maaari na natin ilagay ang ating mga nabalot gamit ang ating tong. Maaari na natin ibaliktad kung ang kulay nito ay light brown at ready na siyang lutuin for the next side para ito ay pantay-pantay ang pagkakaluto. Hanguin at ilagay sa platter na may tissue para matanggal ang oil bago iserve. Ayan, pwede na natin hanguin ang ating kawali. Ready na ang ating tomato pineapple pie. Ang meryendang patok ngayong tagaraw, mura na, masarap pa. Tomato pineapple pie. And we're back! Welcome back po sa Pagandang Umaga, Mami! Muli po, ako si Mami Rachel De La Rosa at exciting ang ating pong niluto kanina. Diba, ma'am? Nakakatawa yung twist. Tomato pineapple pie. Actually, nung nakita ko yun ka, ma'am, sabi ko, bakit kaya ito pie? Anong meron? Pwede palang paghaluin yung kamatis at saka yung pinya. Oo, pwede ka, ma'am. At yun nga nakita natin ano sa ating pong video na ginawa po sa atin ni Ma'am Karina Rustia. Kaya po, hindi ko na patatagalin, i-interviewin na natin si Ma'am para po sa iba pang mga detalye ng paggawa ng pineapple tomato pie. So, ma'am, i-welcome natin this morning sa ating Ma'am Tahanan, ang program chairperson ng Bachelor of Science in Hospitality Management ng Quirino State University, Cabarugis Campus, Ma'am Karina Rustia. Good morning, ma'am. Hello po. Yes, ma'am. Good morning. Hello po. Ayan, ma'am, thank you po sa pag-produce ng ating pong tomato pineapple pie. Parang ang sarap-sarap and I bet masarap ito kasi crunchy. Oo. Ito lang po ang ilang mga katanungan ko, ma'am. Doon po sa ating pong steps ng paggawa, yung pong ating pong kamatis, kailangan po, maliliit po yung hiwa, no? At saka nung ating pong kamatis, kailangan same size sila. Pwede po ba, ma'am, na gumamit ako ng crushed pineapple? Yes po, okay lang po yung crushed pineapple. Actually, kaya nga, kaya siya dapat maliliit, saka yung maliliit din yung crushed, yung pineapple, ang slice, para sabay yung time, cooking time nila. Actually, kung makapal or malalaki po yung hiwa, pineapple or either the tomato po, yun yung mahirap natin ma-check yung cooking time nila para mas madali, easy to prepare. Yun nga po, kasi diba tayo mga ma'am, very busy tayo. So, kailangan po natin mag-adjust in terms of our menus to prepare para sa ating mga chikitin. Ayan. Okay. So, ayan ka ma'am ha. Ang unang tip natin sa pagluluto natin nitong tomato pineapple pie, same ang slice. Oo. Kasi, di ba alam naman natin yan na pag nagluluto tayo, kailangan po para parehas yung haba. Kung puro strips, puro strips. Okay. Ma'am, ito po. Kasi di ba acidic po yung ating pong pineapple at saka yung ating pong kamatis. Oh, yes. Ano po yung mai-recommend nyo na lutuan nito? Okay lang po ba yung ating pong stainless steel, yung non-stick, or kasi yung mga iba po yung lutuan ay aluminum pan. I think hindi po siya, magkakaroon siya ng ibang lasa. Tama po ba yun, ma'am? Actually, in terms of acidity content po ng tomato and then pineapple, hindi naman sila ganun kataas. But still, in terms of cooking, pag gumamit ka ng
ng aluminum, dapat i-lessen mo rin yung fire o kaya yung temperature of cooking para makuha mo din yung tamang luto para hindi siya mababurn agad. Ah, okay. So, pwede ka, ma'am, ang kahit na anong lutuan na meron yes, ka dyan. Kahit anong yes. kawali, no problem. Ang importante po natin ditong tandaan, yung temperature, kasi ayaw na yes. natin na maubos na agad yung sabaw. Di ba, ma'am, kasi lulutuin natin siya sa tubig eh. Yes, tapos, hindi pa pala yung luto yung ating kamatis ang pinya. Ma'am, ito yes. ma'am, curious ako, bakit po kailangan na lutuin muna natin siya sa tubig yung mauna yung kamatis and then sumunod yung ating pong pinya bago natin siya lalagyan ng sugar. Kasi yung mga iba, parang iniluluto na siya diretso sa sugar na may konting water. Yes po. Kasi di po ba yung tomato, though meron na siya water content, but still, kulang pa rin. Kaya nga ang advice ko dun sa video is yung advice ko sa mga mom din na gusto i-try itong recipe na to is not too ripe. Yung katamtaman lang yung ripe ng tomato kasi yun nga, it always add acidity nga. Aside from yung pineapple, may acid content na po siya. Pero still, hindi siya gaanong hinog para yung acid content malesen at the same time. So, mag-a-add tayo ng additional water content para pagluto niya yung tamang luto ng tomato. Ah, okay. Oh, so yun ka ma'am ha, yung ating pong rason kung bakit kailangan muna natin siyang iluto sa tubig. Healthy nga ka ma'am eh, di ba? Hindi mo kailangan ng super daming asukal. Sakto yes. lang. Oo. Ma'am, ito po, ang tanong ko, paano ko po malalaman na sakto na or perfect luto na parehas yung kamatis at saka yung pinya? Okay. Pag nag-cook kasi tayo, di ba, it always changes with the color. So, sa color pa lang, madidetermine na natin kung luto na o hindi. Okay. Sa vegetable kasi, pag greenish na siya para ma-maintain and crunchy pa rin yung ano niya, yung kanyang pagkaluto is lumalabas yung natural color niya. And then sa fruit naman, sa mga fruits naman, ang kailangan dito, lalo na sa pineapple and tomato pie, kung nag- translucent na yung color. Kasi makikita mo naman yung pineapple kung meron pang a little bit yellow color niya or white kung makikita natin is hindi pa siya ganong luto. Meron pang on the inner part of the pineapple meron pa nakikita pa natin. Even the tomato, di ba? Pag ang tomato, luto naman na siya. Yung nag-peel off siya mismo yung kanyang skin, yung outer skin niya. So, pag ang tomato, na tanggal na yung outer skin niya, in the same time, yung pineapple naman nag-translucent. Then, the perfect combination or nagbe-blend na siya, doon mo masasabi na luto na ka. Pero, in terms of cooking time niya, double check din natin kung masyadong mataas yung temperature ng nung cooking natin, is syempre, mababurn siya. So, dapat alalay lang, kumbaga, minimum temperature or normal temperature. Yun. Okay. Thank you, Mama. Napaka-detalye nun. Speaking of the outer skin, yan, yung balat. Usually po, doon sa mga previews na po na na-feature namin na kamatis ang product, tinatanggal yung skin. Pero ito, interesting kasi hindi kailangan tanggalin yung skin. Okay lang siya doon po sa ating pong product. Yes po. Kasi po, the skin of the tomato, it adds on the outer part of the finished product kasi natin nag-a-add siya ng tawag dito ganda kumbaga dun sa product presentation para siyang parang sa cheese pimiento yung kanyang skin hindi tinatanggal ng pimiento ganun din po sa na pineapple pie actually nagkaroon lang ako ng innovation in terms of tuna pineapple pie dito tomato pineapple pie. Dati ang original kasi noon na recipe is pineapple tomato jam. Ngayon, ginawa ko siyang pie with the use of yung ginagamit natin wrapper or you can use loaf bread na gagawin niyang yung parang crust ng pie.
Ah, in fairness ha, very good naman si ma'am. Thank you, mama, na ganun, merong binigay na wisdom, creativity si God sa inyo para makagawa po ng ganung product. Oh, speaking of doon sa loaf, ako ma'am, oh, kasabi ko, ano kaya ang inspirasyon nito? Yung pala, kasi mama ko, favorite ko po yung mga peach mango pie, apple pie. So sabi ko, nako, favorite ko na naman to. Tinatawanan nila ako dito ma'am sa ma'am kasi yung mga ginagawa pong mga products ng ano sa usapang pangkabuhayan lagi kong sinasabi favorite kasi totoo gusto ko po talaga. So sabi ko wow, gusto ko to. Pero ma'am, gusto ko pong i-try yung loaf bread. Yes, pagkagagamitin ko po yung loaf, same procedure po ba na tatanggalin ko yung nasa side tapos ifa-flatten ko yung bread? Okay, ganun pa rin po ang process ng paggawa pagkagagamitin ko yung loaf bread. Yes po, ganun po yung process. Tanggalin yung the edge niya, tatanggalin. Tapos deep fry po. Yes po, then ipa-fry na siya. If you fill in yung mga okay, sarap. Gutom na kami. Okay. Sige, ma'am. Para po sa atin pong last question. Gaano po? Siyempre, ito po dahil kamatis. Tapos fried. So, this should be consumed immediately. Dapat po kakainin agad. Oo. Pero pwede ko po ba itong like ibalot na in advance? Kung wrapper ang gagamitin ko, or yung bread ang gagamitin ko, ibabalot ko na siya para ready for frying anytime. Ang tanong po, gaano siya katagal yung shelf life niya kung ire-ref ko lang? At pwede po ba itong i-freezer just in case? Actually, ma'am, based on my experience, hindi siya katagal ng ganun katagal. It will last for 2 to 3 days lamang siya. Why? Because kung ilalagay kasi natin sa freezer, it will add water content dun sa filling natin, dun sa tomato pineapple pie. So, hindi siya advisable na i-freezer. Siguro chiller lang, pero hindi muna natin siya ibabalot. Kasi, oo, mas maganda kasi once na-wrap mo na siya, ipa-fry mo na siya. Kasi yeah, na yung okay. Mag-watery siya. Mag-watery. Oo, yan yung concern ko ma'am sa ganun eh. Kasi syempre, di ba, yung pagbalot, medyo matagal. So gusto ko, ano na. Madali na. Nagmamadali. Okay, but thank you ma'am dyan sa tip na yan. O, eto mga ka-ma'am ha. Good for 3 days. Pwede na yun, oo. Kasi ang mga bata, kung gusto nila, kagaya ko, yung peach mango pie, apple pie, aba, samantalahin natin dahil mura po ang pinya ngayon. Ang daming pinya. Oo. And, ay, wait lang pala ma'am, last na lang talaga tong tanong. Pwede ko rin ba ma'am gamitin yung ano, yung pong fresh na pineapple? Yes po. Highly recommended po. Mas masarap po siya talaga pag fresh pineapple. Kaya lang, huwag mong gamitin or bawal gamitin. Advice ko lang, yung pa-overripe na siya. Oh, so, kasi, parang maniba lang? Yes, yes. Mas maganda pa rin yung medyo maniba lang siya. O yung katamtaman lang na ano, load ng pineapple. Ay, okay. Wow. Ma'am, thank you po ah. Marami kaming natutunan ngayon. Ma'am, ano pang hinihintay natin? Magluto na tayo ng tomato pineapple pie. And once again, thank you very much po, Ma'am Karina, sa pag-produce ng video at sa pagpapaunlak sa atin ng interview this morning. Yan. Baka po meron po kayong gustong batiin or last na tip na gusto pong i-share sa ating pong mga ka-ma'am bago po tayo magpaalam. Yes, Ma'am Rochelle. I would like to thank this opportunity to thank also our program, your program, MUM, for accepting and always giving a challenge to give additional recipe in your program. And of course, yun lang, health tips, always prepare fresh para lalo pa rin tayo maging fresh. Ay, gusto ko yun. O, diba? Sige, Ma'am Karina, thank you po. Ingat po. God bless. Thank you, Ma'am Rachel. Thank you. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Ayan,
nakakatuwa naman. O, di ba? Marami ba tayong natutunan? Sana meron. Meron at madami. O, kagaya ko. So, ano pang inaantay mo ka, ma'am? Gawin mo na yan ngayon. Or di naman kaya. Kung nag-iisip ka pa ng pandagdag dito sa ating pineapple tomato pie, alam mo ba na pwede mong balik-balikan, ulit-ulitin yung ating pong mga na-produce na dati pa na mga pangkabuhayan videos. Opo, isearch nyo lamang po. Punta lamang po kayo sa YouTube channel ng 1143DZMR. Makikita nyo po doon sa Usapang Pangkabuhayan, di ba? Magandang umaga, Mami. Usapang Pangkabuhayan. Lalabas po dyan lahat. Oo, mamimili po kayo kung ano ang gusto nyo. Nakapagluto na tayo ng mga pang-breakfast, ng tinapay, ng cake, ng kakanin, ano pa, ng mga puto, ng pastries, sardinas. O, so kompleto tayo dito ka, ma'am, di ba? Oo, kaya lahat po yan ay pangkabuhayan ideas. Bakit very importante na tayong mga nanay ay mahilig or marunong sa ganyan? Ngayon po, dito po sa ating pong second part ng program natin, isashare ko po sa inyo kung papaano ang isang nanay, negosyante tong nanay na to ha, tinuruan niya yung kanyang mga anak na maging financially independent, na dumating pa sa point, sa time na yung mga anak niya nakapagtapos lahat ng pag-aaral sa kolehiyo, na sila, yung mga anak niya, ang nagbayad sa kanilang tuition fee. Sila yung nagpa-aral sa sarili nila. O, di ba? Ang galing ano? CEO pa yung nanay na yun ha. And yet, yung mga anak niya, hindi umasa sa kanya. So, napakaganda po ng ganon. Lalo na sa panahon natin ngayon na back to school, iniisip natin, medyo gaganyan ba tayo? Say, ay, mahal ng lahat. Pero alam mo ka, ma'am, pwede nating unti-untiin, pagplanuhan at ipag-pray ano yung mga pwede nating gawin. Diba? Para po madagdagan yung ating pong kita at yung ating pong ano, pangkabuhayan. So, ito po ka, ma'am, ha, hindi ko na patatagalin. Oo, nakakatuwa, nakaka-inspire siya ka, ma'am. Nabasa ko po ito sa MSN.com, sa Microsoft website. Actually, sa Smart Parenting website, yeah, tama. Sa Smart Parenting website, naka-feature siya. Yan. So, ito pong si Mommy. Yan. Ang pangalan niya ay ito si Mommy Jovi Yanko Kappa. Siya po ay isang CEO ng isang malaking real estate development company sa Visayas at saka sa Mindanao. Ang business po nito ni Mommy Jovi Yanko Kappa ay real estate sa mga pabahay. Ganoon. So, nakakatawa dahil marami siyang mga housing projects, marami siyang mga patayong, mga building, mga subdivision, yung mga ganoon. And yet, alam mo ka ma'am, yung mga anak niya, tinuruan niya na maging financial literate. Oh, di ba? So, ibig sabihin, imbis na hingi ng hingi, or imbis na bigay siya ng bigay, ang ginawa niya, tinuruan niya yung mga anak niya na pahalagahan ng pera at magtrabaho. Di ba? Imagine sila yung nagpa-aral sa sarili nila, nagbayad ng tuition fee, nagbayad ng, kunyari may mga projects, sila kamag yung mga anak niya. So, nakakatuwa, no? At ang maganda dyan ka, ma'am, ang good news dyan, graduate na yung kanyang mga anak. Di ba? So, nakaka-inspire. Nakaka-inspire po kasi hindi madali. Ang kanyang anak po ay tatlo. Dalawang lalaki, tapos isang babae. So, di ba? Yan pa lang na-inspire na tayo eh. Si Mommy Jovi Yanko Kappa. Pwede niyo pong i-search yan para mas ma-inspire pa tayo. Ganon. So, yun daw ang naging sikreto ni Mommy Jovi kung paano niya napalaki na yung mga anak niya na financially independent at financially literate. Marunong humawak ng pera at marunong magsumikap. Marunong gumawa ng pera, actually. Hindi yung magmamanufacture ka ng pera, kundi ibig sabihin
hindi sinasayang yung oras. Oo, kundi yung oras niya ay naging kapakinabang, naging productive. So sabi ni Mami Jovi, nag-start daw siya, naturuan yung mga anak niya nung bata pa sila. Yan. Tinuruan niya na maging financially wise, yun yung term niya eh. Financially wise at financially smart. Simula pa lang nung bata pa sila. As in primary. Oo. 6, 7, 8, 9, 10 years old. O, di ba grabe? Ang ginagawa daw ni Mami Jovi, hindi siya nagpapabaon ng pera. Ang pinapabaon niya ay pagkain. Bibili siya ng snacks, bibili siya ng tanghalian. Para hindi na sila gagastos. So, tuturuan niya na magtipid. Diba? Mas masustansya, mas marami pang makakain. Yun yung number one na itinuro niya. Pangalawa, in-involve niya sa trabaho, sa pagnenegosyo yung kanyang mga anak. Depende sa edad. Oh, so ngayon ka ma'am, ganito, di ba gumawa tayo ng pineapple tomato pie? Sino dyan sa mga anak mo ang pwede na at marunong nang magbalot? Di ba gamit yung lumpia wrapper natin? Kagaya doon sa ating video, di ba lumpia wrapper yung ginamit ni Ma'am Karina? Kung ang gagamitin mo naman ay tinapay, o alin dyan, sino sa mga anak mo yung pwede nang, alam mo yung ifa-flat niya, yung tinapay, yung loaf bread. So, depende sa edad ng bata. Actually, sa dami ng mga nabasa ko ka, ma'am, na mga success stories, totoo yan, nag-i-start talaga habang bata pa. Kasama ng nanay nagtitinda, kasama ng tatay na magbabantay, siya ang kahera. Actually, hindi pa nga kahera eh. Taga-bit-bit lang muna, taga-halo, taga-lagay sa plastic, ganun lang muna. Ang importante ay nakikita niya, nakikita ng bata kung paano pinatatakbo yung negosyo. Ganun. So, ano po yan ha? Elementary pa lang. Ganun. Nung high school na yung mga bata, alam mo ka ma'am, nagtrabaho yung mga anak niya, pinagtrabaho niya. Part-time job. Diba? Eh, kumusta yung mga anak natin ngayong bakasyon? Only gadget ba? Ha? Or pumasok, meron bang summer job? Ako noon, nung college ako, nagsa-summer job ako eh. Mm-mm. So, kalahati ng sahod sa akin, kalahati ay sa school. Ganun siya, in a form of a voucher. So, itong si Mami Jovi, nung high school na yung mga anak niya, pinagtrabaho niya, pinapasok niya. Kahit may business sila, alam mo ka ma'am, hindi sila yung kahera or nandun sa office girl. Nagtrabaho sila bilang janitor, utility services. Oo, ang ginagawa ng mga anak niya. Para maintindihan, para makita ng mga anak nila kung gaano kahirap kumita ng pera. At para makita nila na yung value ng hard work. Ganon. Diba? Parang kakaiba naman ito si Mami Jovi, pinahihirapan yung anak niya. Pero actually, it's the opposite. Diba? Kasi syempre gusto natin, ayoko mahirapan yung anak ko, gusto ko maging comfortable siya. Wala namang problema doon. Pero wala rin namang masama kung tuturuan natin silang magbanat ng buto kahit bata pa lang sila. Diba? So doon, dahil doon, nakita ngayon ni Ma'am Jovi yung effect sa kanila. Na pagdating nila ng college, sila na yung nagpa-aral sa sarili nila. Meron silang enough nakita kasi nga sumusweldo sila eh, nagtatrabaho sila sa business nila. So sumusweldo sila, tapos ang ginawa pa ni Mami Jovi, pwede silang mag-loan. Grabe, di ba? Yung mga anak niya na nagtatrabaho sa kumpanya, pwedeng mag-loan kung kailangan nila ng additional na pera para sa project, para sa uniform, yung mga ganun. So kung iisipin natin, parang grabe naman to si Mami Jovi, parang talaga yung anak pinagkakitaan, yung ganun. Pwede natin siyang tingnan that way, pero pwede rin nating tingnan na kaya niya ginawa yun para matuto yung mga bata. And true na, marunong yung mga anak niya ngayon. Diba? So, ano ang sikreto? Oh, ito yung mga shinare ni Mami Jovi. Sabi niya, number one daw sa mga bata, kung bakit niya itinuro yung ganon na klaseng training sa anak niya, ay para nga matuto sila. So, ang binigay niya na tip ay una, number one daw, tulungan natin yung mga anak natin na i-harness yung kanilang potential. Pag sinabi natin i-harness, ma-discover at
Alam mo, yun yung parang full blast na magamit. Yun yung ibig sabihin nun. So, gusto ni Mami Jovi na maturuan yung mga anak niya. Matuto yung mga anak niya na pangalagaan, pahalagahan, yung mga importanteng resources sa kumpanya. Kaya sila nagtrabaho. Kaya sila pinagtrabaho bilang janitor, bilang utility, ganun. So, gusto nila, pero hindi sila forever ganun. Tumaas ng tumaas yung kanilang posisyon, yung mga pwede nilang gawin. Depende dun sa na-acquire at na-develop sa kanilang skills at saka talento. Yan. Madali ba yun? Siyempre hindi. Diba? Pinakamahirap at pinakamatagal ay ang pagtuturo, ang pagtitrain. Pero pinagtiyagaan ni Mami Jovi. At ngayon nga nakita natin yung mga anak niya, diba? Successful, nakagraduate out of their own kita. Yan. O di, ang laking tulong sa atin ka, ma'am. Pag ganun, di ba? So talagang practice, hard work, tsaga, pasensya. Yun talaga yung sikreto dun. O hindi gumibab si Mami Jovi. Ano pa? Meron pang binigay na ilang pang point dito si Mami Jovi? Ah, 2 more points? Oo. Ah, pag-uusapan natin yan. Break lang po muna tayo ng konti. At pagpapatuloy natin ang ating pong kwentuhan dito po sa Magandang Umaga, Mami. Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako? Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo? Gusto ko lang pong malaman.
Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba. Mami. Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak. Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum. Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan. Welcome back po sa Magandang Umaga, Mami. Ako po si Mami Rachel De La Rosa. Maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig ngayon. At pagkatapos nating magluto kanina ng pineapple tomato pie, ngayon naman, nag-uusapan natin ang isang CEO nanay. Siya po ay si Mami Jovi Yanko Kapa. Siya po ay CEO ng isang real estate company sa Visayas at saka sa Mindanao. Ano ang meron kay Mami Jovi? Si Mami Jovi po, tinuruan niya yung mga anak niya na maging financially independent, financially smart, financially able. Kaya yung mga bata ay natuto silang maging maingat sa pera, magtrabaho, at ultimately, finally, nakagraduate dahil sa pagpapaaral nila sa sarili nila. O diba, ang galing no? Nakakatuwa yun. So, paano yung ginawa ni Mami Jovi? So, nag-share siya kanina, di ba? Yun yung diniscuss natin. At ito yung mga sinabi niya. Una daw, na paraan, tulungan natin yung mga anak natin na i-harness, ma-discover at full blast na gawin yung kanilang potential. Ibig sabihin, saan sila magaling? Ano yung kanilang skills? Ano yung kanilang talento? Yun. Pangalawa, ang maganda dito, ang pangalawa po dito, itinuro ni Mami Jovi na ang pera ay pwedeng gamitin para makatulong sa iba. Hindi lang yung para kumita ako, para yumaman ako, para maging maganda yung buhay ko. Ang itinuro ni Mami Jovi, yung kinikitang pera ay gagamitin para makapag-bless, para makatulong sa iba. Kagaya ng mga ng business nila, 'di ba, housing projects. So, ang ginagawa nila ngayon, nakakapag-provide sila ng pabahay at nakakapag-grade din sila ng job opportunities. Nagbibigay sila ng trabaho sa mga nangangailangan lalo na. So, nakakatuwa kasi hindi lang sila nakakatulong sa ibang tao, kundi para sa buong bansa mismo. Diba? Socio-economic development ng ating buong bansa. Grabe no? Nakakatuwa. So, maganda po itong idea no na itinuro niya na ang pinaka the best and effective capital daw sa success nila Mami Jovi ay yung tinatawag na values. Oo, yung maayos na values na hindi puro pansarili kundi when you help others, you are also blessed. Ganon. At ang isa pang very importante dito kung bakit yun yung ginawa ni Mami Jovi. Kahit mahirap para sa isang magulang, 'di ba? Makita mo yung anak mo naglilinis ng floor, 'di ba? Naglilinis ng CR. Oo, pero tiniis niya kasi importante nga kailangan yung mga bata na matuto ng hard work, yun yung tinatawag na values. So ngayon, pinahahalagahan ng mga bata yung kinikita nila kasi pinaghirapan nila. So sabi ni Mami Jovi, anytime, 'di ba? Meron siya or kahit wala siya, alam niya yung mga anak niya mabubuhay. Maximize life, maayos yung buhay kasi 'yun yung naituro niya. Gagawa ng tamang desisyon yung mga anak niya. Pangangalagaan yung mga resources na meron sila.
O, di ba? Nakakatuwa, no? At last but not the least, sabi ni Mami Jovi, again, kailangan daw nating turuan yung mga anak natin na magkaroon ng grit at resilience sa pamamagitan ng mga kahit maliliit na mga habits. Pag sinabi nating habits, ito yung paulit-ulit na ginagawa. Diba? So, sabi ni Mami Jovi, gusto niya na yung mga anak niya maturuan niya ng financial independence. Gusto niya yung mga anak niya marunong sa, kumbaga, alam harapin yung mga unexpected. Like for example, biglang mawala ng trabaho, biglang nagkaroon ng kalamidad, yung mga ganyan. Ibig sabihin, makakasurvive pa rin sila kasi meron silang ipon, meron silang pera, yung ganon, hindi nila kailangang umasa sa iba. Yun yung ibig sabihin doon. So, nakakatuwa dahil ginawa ko yun ni Mami Jovi habang maliliit pa lang yung mga bata, yung mga anak niya. Sabi dito ni Mami Jovi, yung mga magulang na tinuturuan yung mga anak nila na maging financially independent, congratulations daw. Dahil yan yung isa sa mga the best gift na pwede natin ibigay natin sa ating mga anak. Yan. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo forever nandito. Diba? Oo, ang gusto lang natin ay magkaroon sila ng maayos na buhay. Good life. Quality life. Yung ganun. Na hindi niya kailangan na mamalimos, maghingi. Kaya niyang buhayin yung sarili niya. Yan din yung sinasabi ko sa mga anak ko kamang. Honestly, hindi ko kailangan sabi nila, ma, pag nasa ibang bansa na ako, papatayuan kita ng ganito, bibigyan kita ng ganyan. Sabi ko, hindi ko kailangan yun, pero thank you very much. Ang gusto ko, magsumikap ka, para kahit wala na kami dito ni Papa, kaya mong buhayin yung sarili mo. O diba, naiyak na naman ako, ma'am. Pero totoo yan. Sa ating mga magulang, yan lang yung gusto natin sa mga anak natin, diba? Oo, so it starts today. Turuan natin yung mga anak natin, di ba, na magsumikap, di ba, hard work, at saka maayos na values, maayos na pakikitungo sa ibang tao, and most importantly, faith in the Lord. Oo, kasi kahit anong pagsusumikap, kahit anong hard work, kung wala si God, kung wala yung wisdom at strength na ibibigay ni God, wala pa rin, di ba? Apart from God, we can do nothing. So, yan ang nakaka-inspire na kwentuhan. Galing kay nakaka-inspire na kwento o ng family ni Ma'am Jovi at saka ng mga anak niya na nakapagtapos ng pag-aaral, especially sa kolehiyo, na sila ang nagbayad ng kanilang tuition fee. Diba? Nakakatuwa naman yung ganyan. Magkano kaya ang pagpapaaral? Diba? Magkano yan ka, ma'am? Pero itong mga batang ito, they were able to provide and pay for themselves sa pag-aaral kasi naturuan ni Mami Jovi. Yan. Sana maging kagaya tayo ni Mami Jovi ka, ma'am. Oo. Gawin natin yung mga tips na sinabi niya. At syempre, partneran natin, samahan natin ng maraming dasal. So, dyan po nagtatapos ang ating kong simpleng kwentuhan today. Maraming salamat sa pakikinig. Pero bago tayo magpaalam, meron pa po tayong verse. So, abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa Mom. Just to please you, singing your praise all of my days, Lord, through my life may they see you. You are worthy of honor and glory. Let me walk in your ways, Lord, reveal them to me. Teach me your ways, your
just to please you, singing your praise all of my days. Lord, through my life may they see you. You are worthy of honor and glory. Let me walk in your ways, Lord, reveal them to me. Teach me your ways, your loving ways, that I may be sa magandang umaga, Mami, para po sa ating verse sa araw na to. Galing po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Isa to sa mga favorite verses ko, Ma'am. Sabi dito, "And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." O, di ba, napakaganda na itong verse na to, Ma'am. Marami tayong mga worries, alala, mga iniisip about the future sa mga anak natin, sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo. Ano pa ba? Oo, madami. Ang dami nating listahan ng mga alalahanin. Pero alam mo, Ma'am, ano ang solution dyan? Sabi natin lagi ay, we do the work. We do our best and God will bless our work. The works, yung fruit ng ating mga kamay, the works of our hands, at yung magiging bunga nito. At ang promise sa verse na to, God is able to make all grace abound sa atin para sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, kung ano ang ating pangangailangan, God will provide. And we will abound in every good work. So kung ano man yung ginagawa mo ngayon, Ma'am, pangalagaan mo, ingatan mo, maging matapat. Kahit nagsisimula ka palang magluto-luto, oo, ng puto, konti pala yung nabebenta mo, or di naman kaya ay full-time nanay ka ngayon, o hindi ka pa nakakapag-start magnegosyo, walang problema. Basta ang importante ay nasa puso mo, nasa isip mo, nagagawin mo ito at pagpaplanuhan at ipagpapray. Diba? Oo. So, sa lahat po ng gagawin natin, we dedicate it to the Lord. We pray. Kasi ang promise niya, we will abound in every good work. So, ang prayer ko sa iyo ka, Ma'am, mag-i-start ka pa ng negosyo, gumagawa ka na ng negosyo, nagpaplano ka pa lang, whatever it is, no, na for your family, most importantly for the Lord, you will abound in every good work.
Yan. Ang ganda ng verse, no? So, dyan po nagtatapos ang ating pong magandang umaga, Mami. Usapang pagkabuhayan today. Maraming salamat sa pakikinig. Salamat po. See you again next week. Sa panibago na namang Ma'am Kwentuhan, ingat po kayo. God bless. Ako si Ma'am Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos sa tuwi na ang ating gabay. Bye! Happy weekend! Ay kayang magsaya.